Di ba nagbabaon pa kayo? Yung pantubig lang. Pantubig? Paano yung pantubig? Yung sa kulay po sa isang lagi po yung pantubig. Marag pong umapo sa school. Init-init pa po. Init pa. Tubig lang yung pambreak time nyo? Mayroon po kaming gaganapin. Ano yun? At Laura. Kasali ka doon? Ano lang po ako, alagad siya alagad. Kasi at least, kasali ka sa mga program na gano'n, ano? Nakakalungkot ang mga tao na dumadanas ng ganito, makapagtapos lamang ng kanilang pag-aaral. Eh, grabe naman yan eh. Mga kalingap, butas-butas na ang bag ni Mark. Pagpasok ng school, yung sige. Kawawa. Tignan nyo, tinahi lang dito o sa baba. O nakikita ko, ayan o, dilaw yung tahi. Ikaw lang nagtahi niyan, Mark? Hindi po, mama ko po. Mama mo? At ngayon sa pagbisita ko sa kanila, natutuwa ako dahil nakikita ko na sila na mas ngumingiti ngayon kumpara nung una. Good day sa inyong lahat, sa mga supporters natin sa abroad, sa mga nasa Pilipinas. Thank you so much sa patuloy na pagsuporta niyo po sa amin. So ngayong araw, di wag na natin pahabain 'to. Papunta tayo ngayon kay Lakatris at kay Mark. Ayan, papasok na tayo dito sa daan na kung saan patungo ito sa tahanan na mag-isawa po na 13 years old na si Katris at si Mark. Panahon po natin, sobrang init ngayon talaga. At yun nga, may higit ng isang linggo nung huling bisitahin sila ni Kalinga Prab. So pupunta natin sila ngayon para malaman natin yung sitwasyon po nila, para malaman natin yung update sa mag-asawa na ito. Kumusta ba yung pag-aaral nila, kung may problema ba sila. Kailangan po nating alamin din para naman alam natin kung ano yung pwede pang maitulong sa mag-asawa na ito. Medyo maputik dito, hindi naman umulan. Ah, dinadaanan to ng kalabaw, ano? Ano? Oo. Kasi ano, may daan ng ano. Ito nung nakaraan, buti hindi ko hinawakan, ano? Yung kuryente nila. Live wire pala to. So ito kasi yung wire na patungo sa kanila para magkailaw sila. Baba. Buti na lang, hindi ko ito nahawakan. Sobrang baba, oh. Ito lang siya, oh. Halos mamantay na sa akin. Delikado to. Parang bumaba, no? Wala yan sa ganyan nung nakaraan. Bumaba, tinukuran nila. Baka bumagsak o nabagsakan ng kahoy. Kapag mag-isa, depende, kapag araw siguro kaya ko dito mag-isa. Pero kapag gabi siguro hindi, kasi unang-una hindi mo alam kung ano yung nag-aabang sa isa daan. Sabi. Sakalingan. Sabi nga nila, paano daw natin napasok tong lugar na to? Eh, wala naman tayong choice kasi nasa gantong mga lugar yung mga nangangailangan ng tulong. Nandito tayo kala Katris tsaka kay Mark. At ngayong araw pala, sakto. Papasok, mag-aasikaso na rin sila, kakailan ng tanghalian. Kamustahin muna natin. Bumalik na ba dito si Kalinga Prab? Hindi pa po. Hindi pa? Ah, baka medyo busy lang siguro, kaya ako na muna yung nagpunta dito. Kasi alam kong busy sila, kasi marami din tinutulungan yung mga yun. Tsaka medyo, alam niyo naman, may kalayuan dito sa Kapalongga. Kaya ako muna yung nagbisita sa inyo, ano? Kamusta naman yung pag-aaral nyo? Halika, po kayo. Ayos lang. Po na kayo dun po. Katris, basa ka pa yata? Hindi po, bagong ligo lang. Okay, po ka Katris. Bagong ligo. Ikaw na dasi ka na dun, Mark. Dito na si Katris. Kamusta naman yung pagpasok nyo? Okay lang po. Okay naman? Tapos lang po namin mag-ano ng mga people yung sasayaw. Ah, okay. May susunod na mayroon po kaming gaganapin. Ano yun? At Laura. Kasali ka dun? Ano lang po ako, alagad siya alagad. Kasi at least, kasali ka sa mga program na gano'n, ano? Maganda yun. Paano yung pagpasok nyo ngayon? Nakausap nyo ba yung tricycle na sinasabi nyo? Hindi pa? Kasi mga kalingap, sabi ko sa kanya na ipangako ko sa kanila na mag-ano sila ng service at ako po ang bahala magbayad para po makapasok sila nang hindi na kailangan
gagastos ng 80 pesos araw-araw. So, sige, ganito na lang. Tatanungin ko kay nanay kung saan nyo nakatira at ako na lang kakausap. Ano? Kung hindi nyo pa nakausap, mas maigi nga naman at ako yung magbigay ng payment sa kanila. Ako yung makipag-usap. Ano? Sige, ikaw, Mark, kamusta ka naman? Ayos lang po. Ha? Ayos. Wala ka pang balak pagupitan yung buhok mo? Ha? Ha? Oh. Bawal daw po yan. Ah, bakit? May gamot po yan sa mga kagat ng aso. Yun lang nasa dulo. Nakakatagal yun. Ah. May purpose pala yung buhok ni Mark, kaya pala sabi ng viewers, bakit daw hindi pinapagupitan. So ngayon, malinaw na sa atin, may purpose pala yung buhok niya, hindi basta-basta pinahaba niya lang o trip niya lang. Meron palang purpose yan. Ikaw naman Mark, kamusta yung school mo? Ayos lang po. Okay naman? Opo. Sabi ng mama mo, exam nyo ngayon? Opo. Kamusta, nag-review kayo? Opo, may hirap naman saan. Yes, ay nahihirapan ako yan. Saan? AP tsaka po sa science. Sa math, okay naman sa'yo? Okay lang. Magaling naman po magturo yung math namin. Ah, tsaka siguro magaling ka din sa math. Medyo po. Ah, si Mark ba? Anong paboritong subject niyan? Huh? Ano ba? Math po at Philippine. Wow. Bibihira po ang mga estudyante na nariringgan ko na paborito yung math. Kasi kami ni Commander, recess talaga yung paborito namin yan. Hindi kami mahilig sa mga math, science. Basta recess, mabilis po kami dyan. Maski po kami. Ha? Mabilis kami dyan kapag ganyan. Kumusta naman? Anong pakaramdam na isang beses na bisita kayo dito ni Kalinga Prab? Nakatulong sa inyo? Nakatulong po. Mm-hmm. Kasi yun nga, masaya din kami na nabibigyan niya kami ng panahon na mabisita yung mga kagaya ng tinutulungan namin kayo. Sa totoo lang, hindi pa dapat ako dito pupunta kasi nga si Kalinga Prab na yung nagbablog sa inyo. Kaya nga lang, may umabot na rin ng isang linggo mahigit na sabi ko busy siguro sila. Sabi ko, tayo na muna yung bumisita para kahit pa paano makapagbigay tayo ng alalay dun sa mag-asawa. Anong ulam nyo pala? Binayo daw po balaw. Ano yun? Binayo po balaw. Nilagyan po ng mga sili. Manghang? Baka ayaw naman ay pakain. yung anak nyo, oh. Hi! Grabe, gwapo ng anak ninyo. Hi, baby. Anong pangalan niya? Mark, ano? Mark Clarence. Mark Clarence. Hi, Mark Clarence. Parang lalo kang bumibilog, Mark Clarence, ah. Ha? Ha? Matatawa nin tong bata na to, ay kahit nung unang pagbisita pa natin. Ganyan talaga yan, ngiti siya ng ngiti. Ngayong araw, anong oras ba pasok niya? Anong oras na ba? Anong oras na po? Anong oras na? Check natin at baka mamaya naman maliit na kayo. Alas 11:05 daw po. Ano bang oras yung pasok nyo? Alas 12 po. Alas 12 pa naman pala. Ano? Catrice, Mark, meron ako sa inyong tatanong. Sige, upo ka. Kung sakali bang magkakaroon kayo dito ng e-bike, po pwede kaya may pasok dito sa inyo? Ano po yun? Yung e-bike? Wala kayong alam sa ganun? Grabe talaga na pag-anohan sila dito ng panahon mga kalingap sa sobrang liblib ng lugar nila. Hindi niyo alam yung e-bike? Yung siyang chinecharge na parang motor, okay. Pero chinecharge. Ah, opo. Sa tingin niyo makakapasok dito parang hindi ano? Ano po? May ano? May lagayan po sila doon. Po. May lagayan saan? Doon po sa gilid. Ay, kaya naman po yun. Papanpanin lang po yung ano dyan. Paano papanpanin? Ano yun? Yung pong papagandahin po yung daan. Ah, ibig sabihin kayo din ang gagawa ng daan na yun. Opo. Pero possible kaya na maipasok dito. Opo. Pero baka mahirapan kayo paggawa ng daan. Madali lang po yun. Ha? Madali lang po yun. Yung nga pong imbaga pong daan dyan. Mm-hmm. Pinanpan lang po yun. Sama po ng daan dyan dati. Sino gumawa nun? Si Papa po. Ah, grabe si Papa mo lang gumawa. Possible pala, pwede pala, no? Tsaka yung kuya ko po. Tsaka yung? Kuya ko po. Kuya, ikaw ba Catrice, kung sakasakali naman, second option, marunong ka ba magbisikleta? Marunong ka? Ikaw, Mark? Opo. Marunong ka? Kaya lang, parang sa tingin nyo, kaya nyo kaya? Kung sakaling ganun yung second option natin? Kaya po. Siguro po. Kaya? Kasi kung ganun, kaya nyo ilabas-labas pasok yun dyan. Madali lang po yun, magaan diba? Ng pati po yun. Mm-hmm. So, yung mga kalingap, gusto sana natin silang motorbike. Oo, yung tinutukoy ko. So may nagtatanong kasi sa atin na sponsor natin na kung tanungin ko daw sila kung kaya ba daw dito makapasok ang e-bike kasi nga nakita nila yung sakripisyo, ano yun,
Nakita nila yung sakripisyo ng mag-asawa na to. Dito tayo. Sa araw-araw, 80 pesos po. Malaking bagay po yun sa mga magulang ni Catrice. Malaki pa yung binabayaran nila sa school kada exam. Tapos, mamasahe pa araw-araw, baon pa. Kayo ba nagbabaon pa kayo? Yung pantubig. Pantubig? Bakatubig. Paano yung pantubig? Yung sa kulay po sa isang lagi po yung pantubig. Marami pong uwa po sa school. Init-init pa po. Init pa. Tubig lang yung pang-break time nyo? Marami. Paano yung mga, anong mga klase nyo? Sila, nagbe-break time sila? Opo. Ipapano kayo? Hindi ba kayo nakakaramdam naman ng ano na sila kumakain tapos kayo hindi? Kinakain naman po kami. Dito. Kaya lang yung break time, hindi na kayo kumakain. Magtutubig na lang. Nakaka-ano po yung kalagayan ng mga kababayan natin ganito na makatapos na ng pag-aaral. Alam ko marami sa atin yung nakaranas ng ganito, marami sa viewers natin nakaranas ng ganito. Pero nakakalungkot lang na mayroon pa tayong mga kababayan ngayon na nakakaranas din ng kagayan ng nadanasan nyo makapagtapos na ng pag-aaral. Bitubig lang pala. Ano yung binibili nyo? Parang ice water, ganun? Sila rin may jog po sila sa school. Hindi po kami, tinatabaan lang po namin. Kaso po, pinabayaran po nyo. Gada linggo? Limang piso araw-araw o gada linggo? Ano po yung gada linggo po? Limang piso? Po. Yung magkano lang tira sa 80, di 20 pesos. Tapos ibibili nyo pa ng tubig. Maraming sakripisyo nitong mga to, mga kalingap. Pero sana may pasan nyo yung exam nyo ngayon, ha? Sana worth it yung pag-review ninyo. Galingan nyo para sa anak nyo. So dumating araw, matulungan nyo yung papa nyo, tinan nyo yung papa nyo. May edad na rin siya pero sige pa rin ng trabaho. No? Kawawa din baga, maka mabago din yung buhay nila. Hindi pa naman huli ang lahat, no? Kaya pa yan. Kung bibigyan ko kayo ng pambaon yung dalawa, mahuwakan mo to, ano? Ha? Para magmerinda kayo, ha? Kakain kayo, baka bumili ulit kayong tubig. Bilin nyo lahat yan, maraming tubig yan. Anong gusto nyo? Oh, okay lang yan, walang problema. At kami naman kung ano lang yung kaya namin itulong, lang kaya namin ibigay sa inyo, no? Kaya sana, sa kaunting tulong na naiabot namin, mag-asawa, sana ay maging masaya din kayo. Masaya, no? Masaya. Masaya kayo? Opo. Salamat. Makilala po namin kayo. Salamat, salamat Mark. Kami rin. Ako po si ate. Oo. Kami rin, masaya din kami na nakilala namin kayo. Kaya nga di ko matiis na hindi dito bumalik. Kaya sabi ko, antayin ko lang na mag-isang linggo. Kung di pa kayo mabisita ulit ni Kalinga, prob, dahil nga busy, ako muna yung bibisita, no? Kaya nga yun yung purpose namin na nakakalat kaming mga kalingap, no? Kung saan-saan party kami nandun sa mga lugar-lugar namin para in case na hindi agad kayo mabisita ni Kalinga, prob, dahil marami din tinutulungan, hindi po kami para pumunta naman sa inyo, no? Kayo, pinasa ko kayo sa kanya kasi alam kong siya yung mas makakatulong sa inyo, eh, no? Gusto ko din natulungan kayo, pero yun nga lang, alam kong siya yung masigit na makakatulong, no? Okay. Yung kumusta pala yung ano nyo? Naayos na? Hindi nga po nagagawa at nagagawa. Bukas nyo, papanday siya. Baka po. Bukas nyo, marami rin namang ginagawa si papa nyo. Yero, okay. So nakabili po sila ng yero dun sa nabigay natin nung nakaraan na pera. Pinahalagaan talaga nila, ibinili nila ng importanteng bagay, hindi lang yung parang kung saan saan lang gamitin. Sila ibinili po nila ng mahalagang bagay na magagamit nila. Ano yun, Mike? Yung sinasabi mo kanina? Pawid. Ah, nakabili rin kayo pawid? Tapos ano? Naibubong na. Kamusta naman? Wala nang natulo? Kahit pa paano? Hindi po. Dito po. Yung dito naman banda, yung papalitan ng yero. Kaya Kaya nilagyan mo na ng tarpal pansamantala. Okay. So kahit ganyan, sana at least hindi kayo mabasa kapag nakatulog kayo. At malay nyo, pray lang tayo, may blessing. Kay Kalinga, para pag bumalik, mapagawang kayo ng bahay, no? O kung ano man, may tutulong din namin, di gagawin namin. Ha? Sige, antay lang kayo na sinabi kong kung bisikleta o e-bike yung pwede, ano? Kasi iniisip ko kung e-bike, matrabaho yun, gagawin nyo pa yung daan. Yung daan na yan. Di ba? Dali lang naman po yung dating pampanin. Ah, kaya naman talaga. So yun mga kalingap, sa nais kong tumulong sa kanila, ito na po ako at tinanong ko sila kung ano yung
At pwede dito na magamit nila. Parehas naman pwede bisikleta, tag-isa sila. Pwede rin e-bike. Maalin po dun sa dalawa na yun, pwede nilang magamit na. Ngayong araw mga kalingap, ito na, papasok na yung dalawang mag-isawa. Pakita natin yung pagsisikap nila, tanan nyo. Yung nilala. Ay, wala pala kayong uniform, okay lang ganyan? Ano, ilabahan na po. Ah, pero okay lang naman. Okay lang, walang problema. Okay, tara. So wala naman daw problema na naka-civilian sila ngayon, na hindi sila naka-uniform kasi ilabahan na daw yata. Sabayan na natin sila palabas mga kalingap. At sana maging mataas yung mga grado nila para na sa ganun ay matuwa ang mga magulang nila. Butas yung bag nito. Nino? Sapatos. Ha? Wala kang sapatos? Meron po. Butas. Oh, butas na din? Ano nangyari sa bag mo tayo nga? Ay, grabe naman yan oh. Mga kalingap, butas-butas na ang bag ni Mark pagpasok ng school. Sige. Kawawa. Tingnan nyo, tinahi lang dito sa baba. Nakikita ko, ayan, dilaw yung tahi. Ikaw lang nagtahi niyan, Mark? Hindi po, mama ko po. Mama mo? Grabe. Bibili ba ako sa dalawa na ito mga kalingap? Talagang pupursige sa pag-aaral. Araw-araw, magkasabay naman kayo. Hindi naman dumadating yung time na mag-solo ka lang o si Catrice. Ano po, nadating rin po yung time na ako lang po yung napasok dahil po pag may sakit po si Tutoy. Naiiwan po. Naiiwan? Opo. So medyo luma na din pala ang mga gamit ni Catrice. Oh, bag niya luma na din. Ano po yun, nakaraang taon pa po yan. Noong nakaraang taon pa? Opo. Yung bag ni Catrice? Opo. Grabe. Yung sa'yo, hindi naman noong nakaraang taon pa? Hindi po. Pero mabigat siguro yung gamit mo, kaya butas na yung bag mo. Grabe naman ito mga kalinap po. Ako ma'am, derise ka lang? Okay lang. Tara. Ito yung sinasabi nilang daan, yung dinaan natin kanina. Na iniisip ko kasi kung kaya dito kasi meron siya mga pababa na daan. Tapos putik. Kagaya nito oh, mga kalinga, papakita ko sa inyo. Medyo kailangan mo siyang idaan dito sa taas na to. Ayan. Meron din naman dito sa baba. Ayan po, pinapantong. Ito. Ito yung sinasabi nila na pwede daw gawin. Papantayin, ganun. Parang tatambakan pero parang matagal-tagal na gawain ito. Kasi malalim siya oh. Tapos kapag ganito, sabi ng mama mo, may nagpahiram naman daw ng motor. Pero hindi natin alam kung kailan din nila gagamitin, ano? Kung hanggang kailan lang nila may papahiram. Isang nga po eh. Buti nga po, pinahiram po kami ng motor eh. Mm-hmm. Kasi doon daw, kahit papano, 40 pesos, makakabalikan na kayo. Okay. Ano? Oh, matipid pa yung motor nila. Mm-hmm. Kisa 80, di ba? Dalawang araw na yun. Yung sa motor. Kaso mag-iingat kayo ah. Sa pagmumotor nyo, dandahan lang kayo. Isipin nyo, may anak kayo. Dalawa pati kayong nakasakay sa motor. Isa po yung motor nyo? Saan ka motor? Oo, nagmotor lang kami. Ayan. Isa po yung motor nyo? Mm-mm. Kaling bang ginagamit nyo? Ah, ito? Okay. Sino nagpahiram sa inyo yan? Ate nyo o kamag-anak nyo? Ano? Kamag-anak naman. Okay. O sige, Mark, ha? Mag-iingat sa pagdadrive ba? Lalo na wala ka pa yung lisensya, no? Mag-iingat kayo. Sana makapasa kayo sa exam nyo ngayon, galingan nyo. No, Catrice? Okay. Catrice, ikaw umuwi ka ba sa inyo? Matanong minsan ko pala. Minsan lang po. Yung huling uwi mo no, nakaraan pa? Opo. Di na po ako nakakawigaw ang pagpapractice po ng ano. Ay, busy kayo sa school. Okay, okay lang yun. Naiintindihan naman siguro ng mga magulang nyo yun. Sinabi ko po. Sinabi mo? Okay. Ang dalawang mag-asawa, papasok na ng school. Siyempre salamat sa kamag-anak nila na kahit paano naawa sa mag-asawa na ito at pinahiram. May gasolina ka pa? Pangkit na. Umagas ka ha? Sige, mag-ingat kayo. Dandahan lang.
daan kasi nila dito eh hindi ganun kaganda. Putik, tapos road. O, ingat kayo ha. O, sige na. Ingat kayo. Pati. Kuya. So, yun, nakalis na yung mag-asawa. At masaya ako na ano mga kalingap na nakikitaan po natin sila ng ngiti sa mga mukha nila, hindi kagaya ng unang pagbisita natin na parang ang bigat-bigat ng pinagdadaan nila, para lungkot-lungkot, na ngayon at least alam nila na nagkakaroon sila ng pag-asa na makapagtapos talaga ng pag-aaral. Kasi nga yung mga magulang, nakita nyo naman, matatanda na yung tatay, kahit hirap na sa pagtatrabaho, nagtatrabaho pa rin para lang mataguyod yung pag-aaral ng magkapatid na to. Kasi yun lang yun daw yung maipapamana nila, na alam nila na wala silang yaman sa salapi, pero yung maipapamana nila na mapagtapos man lang nila ng pag-aaral itong mag-asawa, ayun lang yung kaya nilang ibigay sa mag-asawa na to. So salamat sa mga magulang din nila na talagang nagbabanat ng buto, mapagtapos lang kahit na alam na natin na mag-asawa na, dapat may sariling buhay na, pero nandiyan pa rin sila, nakaalalay pa rin. So thank you so much ulit. Sana panoorin nyo palagi yung vlog natin. At salamat din siyempre kay Kalinga Prom sa pagbisita sa mag-asawa na to. At alam ko busy lang sila, kaya hindi kagad dito nakabalik. O medyo may kalayuan talaga. Sa totoo lang, kahit naman kami nilalayuan kami sa Dait to Kapalonga. So yun lang, supportan nyo din Commander ni Marcos. Search nyo sa YouTube channel, Alma Vlog naman sa Facebook page, at siyempre Marcos TV channel sa ating Facebook page. At lahat ng kasama natin sa Kalingap, supportan nyo din po sila. Maraming salamat, pagpalainawa kayo ng Panginoon po. God bless. Sinundan po namin yung mag-asawa dito sa school nila para makita sana yung sitwasyon. At nakita ko talaga dito, halos lahat ang dumadaan, mga nakasapatos sila, naka-complete uniform. Parang mas lalo ako naawa dito sa mag-asawa, kasi parang sila lang yung ganun na pumapasok dito sa school nila. Naawa po ako kasi kachinela, sira-sira ang bag, lumang mga damit yung ginagamit. Ano yung po kami?